hindi ko sinasabing hindi ko siya priority. Alam naman natin po, pag ilang tayo, umiikot ang buong mundo natin. Pero sabi ko, this time, sa punto ng buhay ko, mula nung alis, mula nung nag-30 ako, hanggang ngayon 35 na ako, naging iba yung priority ko. Siguro lagi ako naka-mindset na one day, matatapos din ang lahat ng ito. Kaya sinasabi ko na kung ano man lahat ng opportunities at blessing na dumarating sa buhay ko, ginagrab ko na. At ginagawa ko yung pinaka-best ko sa lahat ng aking magagawa. Kasi pagkatapos ng lahat ito, at least alam ko na nagawa ko yung pinaka-best ko at wala akong pagsisisihan doon. Nilalagyan ko naman ng marker yung sarili ko. Kasi ngayon, hindi naman pabataan ang pag-aasawa eh, o pag-girlfriend. Sabi ko, by 40s, sabi ko ngayon, sigurado hahanapin ko na yun. Kasi yun yung bagong turnover ng buhay ko eh. Pag nag-40s ako, siguro, diyan ako tutungo. Marami nagsasabi sa akin, honestly, syempre nare-realize ko rin yun, na parang, kailan ka mag-aasawa at mag-aanak? Kasi, tumatanda ka na. So, kaya yung anak mo mag-imbarkada mo lang. Siyempre, kung honestly sa akin, oo, napakasarap nun. Pero, sabi ko, kung sarili ko lang ang iisipin ko, kasi po yung mga kapatid ko, ang buong pamilya ko, at mga pinsan ko, ako po yung inaasahan nila. At kung sakasakali, yung sinasabi niyo po na magkaka-girlfriend ako, yun din po ituturo ko sa kanya. Hindi ko siya mamadaliin, hindi ko siya alin na maging magkasawa kami, o ako lang isipin niya, ang ituturo ko sa kanya kung paano mabuhay. Kasi may pamilya rin po siya. Dahil alam ko, pag oras na kinuha ko na siya, nagpakasal na kami. Yun ang bagong yugto ng buhay namin. Dapat para sa amin na lang yun. Kung may tutulong man kami, paunti-unti na lang po yun. Kaya sabi ko nga po, kung ano man ngayon, yun na yung gagawin namin, yung pinaka-best para sa mga family namin. Ito yung tamang oras.